Umaga Sampaloc. I'm Jamory Elias. And makakasama nga natin ngayon ang gumagawa ng ating kakanin na si Tita V. At hindi lang ito nakikilala dito sa ating bayan ng Sampaloc, kundi nakikilala na rin siya sa mga kalapit bayan natin. So, ito na nga ay ang special homemade kakanin ni Ate Adora V. Hardin. So, ayun nga, nung minsan natikman ko ang kakanin niya at ngayon, hindi lang natin matitikman, kundi makikita natin kung paano ginagawa ang special kakanin. And ito na nga, si Tita V! So, hi Tita V! Good morning! Kamusta ka naman ngayong pandemic? Okay naman. Madaming orders. So, ayun nga, nung minsan natikman ko ang iyong special homemade kakanin at ito nga talaga ay pinush ko para makita ko ngayon kung paano mo ginagawa ang kakanin. So, may mga ilang question lang kami kung paano mo talaga ito sinimulan. Pwede ka bang magbigay sa amin ng idea kung paano ka nagsimula sa ganitong business? Sinimulan ko ito sa titinda na talaga ako ng kakanin. Tapos nakita ko siya sa isang page ng mga dessert and kakanin. Tapos na-inspired ako na gumawa ng ganun, floral sapin-sapin. Oh, kasi ang normal talaga yung mga nakikita lang natin ay yung mga bilog-bilog lang. Yun sa'yo talaga eh may ginawa design. Ginawa ako makulay. Oo, makulay and may design talaga siya. At saan mo naman Ate V natutunan yung recipe nitong mga kakanin nating special? Natutunan ko ito dun sa nanay ko. Bali yung nanay ko is nagtitinda kami sa palengke. At tinuloy ko lang yung mga itinuro niyang recipe. Tapos nakita ko siya sa isang page na parang, pwede pala itong gawin. Pwede pala itong ganito yung maging itsura ng kakanin ko. Tapos is, ipinost ko sa Facebook at tapos yun, madami ng mga umorders. Meron mga taga-ibang lugar, taga-Lokban, Lucena, tapos meron pang Manila na hindi ko muna in-expect na ganun yun ng ganun. Mabibenta. Oo, sumisikat na nga talaga ito ngayon sa mga karating bayan natin. Pero anong taon ka, anong year ka talaga nag-start nitong ganito? Yung sapin-sapin is, matagal na ilang years na ako sa palengke. Simula nung nandito na kami nagstay sa Sampaloc, di ba may tindahan talaga kami sa palengke? Siguro is more than 10 years. 10 years na ito. Tapos is ginawa ko lang ng ibang kulay, tapos nilagyan ko ng twist, tapos habang inaano ko siya sa bilao, parang pwede pa lang gawing ganito, gawing floral ganyan. Na-inspired ka talaga sa mga color. And eto nga, ngayon nga sumisikat na itong kakanin. So ano pa yung pwede mong gawin? Meron ka pa bang ibang idea para mas lalong makilala ang kakanin? Habang ginagawa ko dun sa bilao, dun ako nagkaka-idea na parang medyo halimbawa sawa na ako dun sa ganong design. Tapos pipili ako titingnan ko lang yung bilao, tapos dun ako makakaisip ng design. Ayan, sumisikat na nga ang bilao sa kakanin. Pero ngayon nga, tita, gusto nating makita ng ating mga kababayan kung paano mo talaga ginagawa itong ating kakanin. Pwede mo ba sa amin ipakita kung paano mo ginagawa or paano mo niluluto itong kakanin? Yes, I'm so excited kasi last time natikman ko talaga to. Tsaka gusto kong ipush talaga kung paano mo ginagawa ang kakanin. So ayan, Tita V, ano yung mga pangunahing ingredients ng ating kakanin? Ito po is coconut milk and sugar at glutinous flour. Ito ay ang coconut milk, sugar, and what is this? Glutinous rice. Anong next natin procedure, Tita? Turuan mo naman ako kasi gusto ko talagang matutong magluto ng iyong kakanin dito sa atin. Mix lang natin ito. So, first, imimix natin yung flour sa... Kahit alin yung mauna. Kahit the asukal or glutinous. Talaga naman, pag ikaw ay nagawa niyan, dapat ikay kantang-kanta para nalilibang ka. Pwede bang ako, tita, ang mag-ano? Ayan. Nakakangari lang sa kamay. Parang nagugutom na ako ngayon, tita.
Ngayon, hindi lang talaga natin matitikman. Malalaman pa natin kung paano ginagawa. So, nilalagyan siya ng oil dito sa cup para hindi dumikit yung ating kakanin dahil malagkit ang kakanin. Dita, ilan ang nagagawa sa isang kilo? Isang kilo ba yung ating kaninang flour? Half lang. So, ilang ganito? Bilao. Pang isang bilao na yon. Siyempre, kailangan proper tayo. Kailangan tayong gumamit ng measuring cup. Mga ilang takal. Isang takal, unang layer, yung walang kulay. So, eto na nga. Natapos na ni Titang lagyan ng unang layer. First layer sa ating molding cups. And isasalang na muna ito sa ating stove. Ito lang talaga niluluto ni Tita V ang kanyang kakanin sa stove niya. So, nilagyan natin ng tubig itong first layer ng kanyang steamer para pag, di ba Tita, pag nainit na ito. 15 minutes. So mga ilang minutes Ate Via, Tita V, bago maluto? 15 minutes siguro. Kunwari luto na. So ito na, ilalagay na natin ang ating first layer. Yan. Chicken. Nakakailang gasol ka dyan sa pagluluto mo dyan? Mga 10 days. Mga 10 days lang isang gasol. Magkano ang gasol ngayon? Di ba mahal na? Parang 800 ba? Masarap din ang ulam eh, Tito. Diyan din. So, meron dito masarap na ulam. At talaga naman ako'y nagugutom na. So, ayun nga, after natin ng 15 minutes na maluto ang ating first layer, ganun din yung ating susunod na second layer. Isasalang din natin siya sa ating steamer. At ito na nga ang kinalabasan niya. Ito na ang resulta. So, ayan, yung white na first layer and yellow na second layer. Pwede rin siyang blue. Depende sa kulay na gusto ni Tita V. Yung kaaya-aya sa mata at mukhang malinam na pasarap. Rar! Mapaparar ka talaga sa sarap. Okay, huwag salita. So, teal green, blue, and yellow. Diba? Parang hindi mo pa siya natatanggal sa kape pero mukhang masarap na. So, ang next natin dito ang gagawin, Tita. So, kukuha tayo ng bilao. Ayan. So, dito niya talaga dinidesign sa ating bilao. Ang isang ganito, Tita, isang bilaong ganyan. Magkano naman siya? 650. Assorted na yon. Okay. Pero hindi lang naman sa bilao yung kanyang kakanin. Meron din tayong nasa tub na assorted din ito, di ba Tita? O, assorted kakanin. So, ito na nga yung ating bilao na malaki. 650. At ang sumunod na bilao naman ay worth 300. Assorted na yon, di ba? Mapapa-order ka talaga. So, Tita, turuan naman ako para mag-design. Sikat dito sa ating bayan ng Sampaloc, Quezon, ang Sinuk Mani. Pero sa ibang bayan ay Biko ang tawag dyan. So, Tita, mag-isa ka lang gumagawa ng ganyan? Or may katulong ka? Hindi. Ako lang talaga sa design. Naku, Tita, pwede mo akong i-hire dito. Pwede mo akong i-hire ng taga-punas ng kawis mo? Hindi. Taga-kain. Ang sarap! Hala, na-amaze ako sa paggagawa mo, Tito. Hinahati mo pala yun. Akala ko isang bilog na gano'n. Kung paano mo nagagawa, binibilog niya ng... Diba? At ilalak natin siya para hindi siya bumuka. Dito natin siya ilalagay sa... mali pala ako. Tita naman, dati yung sinabi, mali pala ako. Siyempre, hindi lang kutsinta sapin-sapin at saka sinukmane. Lalagyan din natin siya ng leche puto na ikaw talaga nag-isip ng ganyan, di ba, Tita? Leche puto. Sa'yo talaga nagsimula yan. Leche puto na may kulay. Leche puto na may kulay. Ito talaga yung favorite ko. Leche puto. Nung natikman ko yung pinadala mo sa akin. So, eto na nga ang finished product. Ang finished product ng kakanin. Ang masarap na kakanin.
hindi lang masarap, makulay pa. Fresh product. Pero pag i-deliver niya sa mga order, lalagyan natin ng... Anong nilalagay mo dyan, tita? So, ayan, lalagyan na natin siya ng cling wrap para presentable naman yung ating ginawang kakanin. Curvy ng kanyang own sticker. Ayan, meron siyang sariling sticker ng Adorabees kakanin. Wow! Perfect! And syempre, hindi lang natatapos sa sticker lang. Meron tayong pa ribbon, char lang. Hello mga mamser! Ito na yung order! Ayan na! Ito na po ang inyong order. Ito na ang finished product ng Adorabees kakanin. Ang special homemade kakanin. Ito na siya. Ang colorful, yummy, and delicious. Ah. So, tapos na nga tayo sa ating pagluluto ng kakanin. At nandito na nga tayo ngayon para sa orders. So, Tita V, pwede mong i-plug ang iyong Adorabees kakanin, ang special homemade kakanin. Pwede mong i-plug ang iyong... Pwede nyo akong wagan sa aking number na dito sa sticker at makikita nyo sa aking Facebook account na Adorabee Hardin. And so, ayun, isang araw na naman ang lumipas sa atin. See you on my next vlog. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, isubscribe mo na yan and please click the bell button para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Bye!